Hai guys, welcome to Jackotek TV. Smile kamu najan. Okay guys, let's go. Hello guys, welcome back again to my channel. Hello guys, nagbabalik tayo dito sa Kyowa Kirin. O Kyowa Kirin PH application para atin tignan at suriin. Ito ba ay nagbabayad pa rin hanggang ngayon dahil ito ay 3 days na. So, ating pong susubukan na mag-withdraw kung ito ba ay paying pa rin ba hanggang ngayon. Dahil ito po ay mga tanong ng ating mga kaibigan sa atin. At ganoon din naman, at katanungan ko rin sa aking sarili kung itong Kyowa Kirin ay until now ay paying pa dahil naka 3 days na eh. So, susubukan natin. And bago naman yan, baka naman hindi ko pa kayo friend sa YouTube, please click the subscribe button and also the bell button para naman ma-notify ko kayo bagong video. And also share a like sa mga mahilig sa Kyowa, sa Kirin at kumita ng libre online dahil ito mayroong mga free. At sa mga nandyan na gustong sumubok lamang para mag-suri, pwede din naman mag-register, mag-suri. Maganda nga yan, marami tayo nag-susuri. And again, hindi ito commercial para sa Kyowa Kirin. Nadya lamang sinusuri natin ang kanilang mga paying system o withdrawal system para alam natin kung nagbabayad at kung nagbabayad pa rin ba ang mga application na sa ating sinusuri. And let's go para malaman na natin kung Kyowa Kirin application ay nagbabayad pa rin, gaano katagal, magkano binabawas, at anong klaseng pamamaraan. Let's go! Mag-withdraw na tayo. So, ayan guys, narito tayo sa aking account. So, medyo malapad lang siya kasi ito ay design para sa cellphone. Ang gamit ko ay computer. So, punta tayo sa ating withdraw. Pero bago tayo mag-withdraw, guys, kung meron kayong withdrawing dito, dahil ang minimum dito na withdrawal ay 100 pesos lamang. So, kung meron na kayong 100 pesos, pwede na kayong mag-withdraw. So, click nyo lang itong GCash info. Yan. Lagyan nyo lang dyan yung information nyo ng inyong GCash, yung GCash name, at saka yung GCash number nyo. Pag na-enter nyo dyan, okay na po yun. Pwede tayong mag-withdraw. Ako kasi na-enter ko na dyan yung aking GCash information. So, click natin itong withdraw. So, dito, makikita nyo, meron tayong available na 185 pesos. So, susubukan natin withdraw niya 185 pesos para malaman natin kung paying pa rin ba itong Kyowa Kirin ngayon. Okay? Ngayon ay November 1, 2022. Kasi ito ay pa 3 days na nila. No? Mula nung nakita ko, 3 days na. Pero hindi ko alam. Pero basta mula nung nakita ko to, 3 days na to ngayon. Okay? 3 days na itong araw na to, November 1, 2022. So, subukan natin mag-withdraw. Dahil meron naman tayong 185. Pasok tayo sa kanilang minimum withdrawal. Okay? So, lagay tayo dito ng 185. Yan. So, click natin itong withdraw now. Yan. Sabi dito, we place your request withdrawal under review. Please wait a few minutes. Sabi dito, few minutes. So, aantay natin ng few minutes na yan. Yan. Nag-withdraw tayo. Yan. 3:02 ng 11:01 o November 1, 2022, 185 processing. So, atin pong aantay niyan kung ano oras darating. So, sana dumating agad para malaman natin kung paying pa, no? Pero pag di dumating, ibig sabihin, wala na. Tigilan na natin tong application na to. Hindi na to nagbabayad. Okay? So, ganun lang ating atin. So, dudugtong ko na lang dito, guys, kung anong ang mangyayari. Kung darating ba yung withdraw, magkano bawas, at gaano kabilis. Okay? Anyway, itong mga ating ginawang pag-withdraw ay through GCash. Kaya mabilis natin malalaman kung ito'y paying o hindi paying. Ayan guys, dumating na yung ating withdraw dito sa Kyowa Kirin. Paying pa rin pala itong Kyowa Kirin. So, pakita ko sa inyo ang transaction at saka yung text ng GCash. So, ito po. Ito po yung text. You have received 185. So, natagap po yung 185 ngayon pong araw na to. 185 po, wala pong bawas yung ating withdraw. So, para sure tayo, tingnan natin yung ating transaction history para sa kompletong detalye. So, ito po yung natanggap natin ngayon din pong araw na to, November 1. Yan, November 1, 2022, alas 3:10 ng hapon or 3:10. 185 po yung ating na-receive. So, 3:10, November 1, 2022. So, kwentahin natin ilang minuto bago natin natanggap yung ating withdraw dito sa Kyowa Kirin. So, 3:10 tayo sa ating account. Ayan, tignan natin yung ating withdraw dito sa Kyowa Kirin para ma-compute natin kung ilang minuto. Tignan natin itong withdraw.
So ito yung ating minute draw. Success, 185 pesos. 302 ng hapon ng 11-1-2022 or November 1, 2022. So 302 po, no? 302 ng November 1, 2022, 185 success. So 302 po. So kwentahin natin kung ilang minuto. So 302 at tayo nag-withdraw sa transaction is 310. So ibig sabihin 8 minutes po, no? 8 minutes bago natin na-receive yung ating withdraw na 185 pesos. So ibig sabihin, ngayong araw na to, paying pa po, no? Paying pa po itong Kiowa Kirin. Nagbabayad pa po siya at mabilis pa po. O, ayan po. Nasagot na po yung ating mga katanungan kung after 3 days, okay, pangatlong araw na to ngayon, pabutang 4 na araw na, paying pa rin po itong Kiowa Kirin. So, ayan. Kung meron na kayong withdrawin, mag-withdraw na po kayo. Nare-receive pa po yung ating na-withdraw. So, through GCash po, wala pong bawas. So, sa mga nandyan na gustong sumubok dito, para makakuha ng mga free, so ito yung kanilang registration form. Kaya din sa mga gusto magsuri, ito po yung registration form nila. Napakasimple, lagay lang yung phone number dito. Ang ginawa ko yung sa akin, inalis ko yung 0, yung cellphone number ko. Tapos lagay itong captcha, tapos password at least 6 characters, tapos confirm. So subukan natin mag-register. Ayan. So kung kompleto na guys yan, lagay nyo lang ito, click nyo lang itong sign up. So ayan guys, naka-register na kayo yan. Okay, so gusto nyo makita yung free dito, click nyo lang itong withdraw. So ayan, ang libre dito ay 20 pesos once na kayo ay nag-sign up. Pero pag isang free, tignan natin. So isang free, click nyo lang itong merong magnifying glass yan, sa taas, malapit sa upper right corner. Yan, makikita nyo ito yung free investment at free pera araw-araw. So magkakaroon kayo ng 5 pesos araw-araw plus yung libre nilang binigay nung sign up bonus. So sa kabuuan, paano kumita dito? Panoorin nyo lang po yung nauna kong video. Alalay ko dyan yung link dyan sa description para mapanood nyo kung paano kumita dito ng free at paano kumita dito ng mayroong investment. And again guys, hindi po kita kapag-withdraw ko, ay mag-i-invest na kayo. Lagi ko sinasabi, huwag nyo gawing basehan ang aking pag-withdraw. Mag-search pa rin po kayo. Mag-think twice, magtanong-tanong bago mag-invest, and invest at your own risk, invest what you can afford to lose. Yun lamang pong sobrang-sobrang pera ang ating invest. Huwag po yung pambiling ulam, pambiling bigas, pang-tuition fee. At lalo-lalo na, huwag po kayo mangutang para po kayo makapag-invest. Kung wala pang-invest, ito po ang gagawin natin. Kung may free, sa free muna tayo kung wala tayong pang-invest. Manatili po tayo sa free kung wala tayong pang-invest dahil meron namang mga application na mayroong free. Bye-bye! Ingat lagi sa pag-invest. Bye!